Kapayapaan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Narito na naman po kami, ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God, para sa isa na namang paghahayag ng aming pastor. Ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon, na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos ng ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ng ating kaalaman at unawa tungkol sa ating banal na kasulatan, mga hiwaga, talinghaga, at mga misteryo ng Ebanghelyo. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng pastor. Narito po si Pastor Leonides. Oh, magandang umaga, Pilipinas. Buong daigdig na nagpapanggap ng mga Kristiyano, puno, pero hapbadyaw, mistiso, hindi tunay na Kristiyano. Kung kayo tunay na Kristiyano, naunawaan niyo ang turo ni Kristo. Ano kasi tinuro ni Kristo na panalangin? Basahin natin, ha? Doon sa Matthew 6, 1. Hindi yung panalangin na paulit-ulit na ginagawa ng mga hintil na sinasabi niya, hintil. Alam niyo ang kaulugan ng hintil? Mga tao, wala Diyos. Kung tunay na may Diyos kayo, napakinggan nyo na ang tinig ng Diyos. Wala. Hindi nyo hinahanap ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, hanapin nyo ang Diyos habang malapit pa kayong lahat na maamo sa lupa bago dumating ang kanyang kakilakilabot ng galit. Hanapin nyo siya para maligtas kayo sa karawan ng kanyang galit. Alam niyo ang kanyang galit? Ipinaubaya niya doon sa apat na prinsipe na sila ang galit ng Diyos. Pero yung pag-ibig ng Diyos naman, ipinaubaya niya doon kay Jesus upang sino man sa kanyang sumampalataya ay hindi mapahamak. Ngayon, ang hindi sumasampalataya sa kanya, ipinaubaya naman ng Diyos ang kamatayan ng mga tao doon sa apat na prinsipe, doon sa Kapitulo 7 ng Apokalipsis. Pabasahin. At pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa na pinipigil ang apat na hangin ng lupa. O, ano ibig sabihin yung pipigil ng apat na hangin sa lupa? Ibig sabihin, papatay niya ang tao. Yung apat na prinsipe. Isa do. Sige, tuloy mo. Upang huwag humihipang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Kilala ba ninyo yung anghel na yan na umakyat sa sisikatan ng araw? Eh, pati yung apat na prinsipe na yun, hindi nyo kilala eh. Apat na anghel, kilala ko sila. Dahil magkakilala kami. Sabi na nga yun, si Manalo daw. Manalo? Hindi ko nakita kaluluwa ni Manalo sa langit. Tapos sabi nyo, Manalo anghel? Mga engot kayo. Pinasiyasat ko ang langit sa aking mga propeta.
at tinitingnan ko rin kung sino ang nabanal doon sa Gloria. Yan po ang isa sa katangian ng tunay na sugo. Ay walang nakita na manalo. Baka si manalo nyo, nasa impyerno, bagay, pasusirin pa rin. Kaya kong makapagyan. Dahil sinasaliksik namin ng langit. Binigyan kami ng Diyos na kalayaan. Nandun sa Colossus 3:1. Colossus. Lahat ng iwaga ng universe, sinasaliksik namin. Malaya kami. Yan pong katangian ng tunay na sugo. Kaya magsaliksik sa iwaga ng kalangitan. Kilala ko sila. Nakakausap ko sila. Oh. Sige, taloy mo. Kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasay taas na kinaroroonan ni Kristo. Ano ibig sabihin niyo binuhay na maguli? Born again? Kung kayo ay born again, malaya na kayo manaliksik sa langit kung saan si Kristo nakaupo sa kanan ng Diyos. Huwag sa mga bagay sa ibabaw lupa. Yan ang sabi ni Pablo. Dahil si Pablo, alam niyo kung sinong gumagamit kay Pablo? Si Jesus din. Pagkamatay ni Jesus, binihag niya si Pablo sa daan ng Damasco. At ginamit niya na naging ministro para may pagpatuloy yung mga pag-ibanghelyo niya na nauntol nung bitayin siya sa krus. Hindi niya tapos ang kanyang pagpapahayag ng katotohanan. Kaya ginamit niya si Pablo. Si Pablo naman, ang assignment niya ay buksan ng mga mata ng mga hintil. Okay na, no? Sino mga hintil? Tao walang Diyos. Para mabuksan ang mata ng inyong kaunawan. Para makita nyo ang katotohanan. Anong katotohanan? Hindi ba Biblia? Ano sabi ni Jesus sa kanyang panlangin sa San Juan 17? Makabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Alright. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Bakit pinasisinungalingan ninyo? Kayo mga pastor na bulan. Hindi liligaw yung mga tao. Wala kayong takot sa Diyos. Hindi nyo alam na kayo may impyerno pag iligaw nyo tao. Dahil ang taong bulag, akayin niya ang kanyang kapwa bulag. Sabi ni Jesus, pareho sila mahulog sa hukay. Doon sa Matthew 23. Ano ibig sabihin nyo hukay? Kamatayan o impyerno? Kaya lahat ng taga-akay ng bulag na yan, hindi pa nila kita ang Diyos. Tigilan na nyo yung mag-aakay, ha? May impyerno kayo pare-pareho kung hindi nyo makita ang Diyos. Dahil makakita sa Diyos ay malinis na puso. Paano paglilinis na puso? Hindi nyo alam. Bakit nung sinabi ng Diyos sa akin, linisin mo puso mo. Kala ko gagamit ako ng Colgate toothbrush. Yun pala, kakaiba ang maglinis ng puso. Lumayo ka sa anumang uri na endredos, chismes, o anumang bagay na kalikuan, ilayo mo sarili mo, lalong-lalo na sa mga nagkakaroon ng pagkabahabagit sa titisuran, lumayo ka sa kanila. Sabi ni Pablo, dahil hindi naglilikod sa Kristong Panginoon yan, sa kanilang sariling tiyalang pakinabang. Kaya sabi yung alagad ko sa tanlak, kung gusto mong yumaman, mag-praise the Lord ka. Gambling Lord. Ano pa? Marami pa. Drug Lord. Oso. Yan ang madaling pagyaman. Basta mag-praise the Lord. Mabula-bula mo yung mga tao. Kamukha na iglesia ni Kristo. Yumaman. Dahil nabula-bula niya mga tao sa dami ng kanilang koleksyon. Hindi kaya yayaman. Ano pa ang ginagawa ng iglesia ni Kristo?
Ibinibenta nila ang kanilang membro sa mga politiko. Magkano binibigay ng politiko? Milyon. So, taon-taon yan, tuwing eleksyon, yayaman nga kayo. Yun ang sinabi ni Pedro. Doon sa sulat niya, basahin ninyo, kayo nang babasa, ha? Pangangalakal nila kayo. Okay na. Pangangalakal. Pag ninegosyo nila kayo. Ibig sabihin, yung hula, natupad. Natupad yung mga sinabi ng mga apostol na mga naligaw na tao ay ipangangalakal ng kanilang mga pinuno. Gaganin ng Katoliko. Alright. Maraming negosyo ang ginagawa ng Katoliko. Kasal, binyag, patay. Kaya pala nagalit ang Diyos. Ginamit lahat yan ay negosyo. Ang pangalan ng Panginoon. So, ginagamit nyo ang pangalan ng Panginoon para yubaman kayo. Yan ba ang matuwid? Yan ba ang tunay na Kristiyano? Kristiyano kuno. Kristiyano ngalanganin. Ginagamit nyo ang pangalan ni Kristo para magpayaman. Iglesia ni Kristo. Katoliko. Born again. Pentecostal. Marami. Hindi lang kakaunti. Kaya ang Diyos ay nagagalit sa inyo eh. Dahil niluloko nyo ang mga tao. Inililigaw nyo ang mga tao. Hindi nyo tinuro sa kanila ang matuwid na aral ng Diyos. At si Kristo Jesus, ang aral ng Diyos, nandyan sa luwang sipan, ang aral ni Kristo, nandyan sa bagong tipan. So, pareho yan na dapat tuparin. Dahil sa luwang tipan, maraming binawas dyan dahil hindi makain ng hito. Hindi ka makakain ng anumang biyak na kukunan, kagaya ng baboy. Pero sa bagong tipan, basahin nyo sa gawa. Ipinakita ng Banal Espiritu ang Panginoon mismo kay Pedro. Nakalawit. Sa ere, baboy. Ano sabi? Magkatay ka na, Pedro. Kumain ka na. Ang sabi naman ni Pedro, Panginoon, hanggang kailan, hindi pa ako kumain ng bagay na marumi. Ano sabi naman ng Panginoon? Ang nilinis ng Diyos, huwag mo nang sabihing marumi pa. Ibig sabihin, nung lumitaw si Kristo, inaprubuan na niya na lahat ay makain na. Para pakinabangan ng mga tao. Pati ahas niya, kinakain na eh. Bayawak. Kaya po yung ayaw kumain ng baboy, dalhin niyo po sa amin nang may ulam naman kami. Ang sabi ko naman sa mga iglesia ni Kristo, dahil huwag daw kainin yung baboy, dahil doon daw pinasok ng Panginoon mga demonyo. Tama. No, oras na yon na sinabi ng mga demonyo, kung palisin mo kami sa taong ito, dalhin mo kami sa baboy. Ano nangyari? Ah, yung palang dahilan, may demonyo ron baboy. Pumunta sila sa baboy. Ano nangyari? Naglipara ng mga baboy. Hindi ba ang baboy hindi makalukso sa isang metro man lang sa ba't lumipad? Eh, may demonyo. May demonyo kasi kaya lumipad. Kaya na sino, kaya na tao. Basta may demonyo, lilipad yan. Kaya po yung ayaw kumain ng baboy, dali nyo sa amin, gawin namin yan dinuguan. Bakit? Tanga ba yung demonyo na pakakatay sa matadero? Oo nga, hindi naman tanga yung demonyo. Hindi kamukhaan ninyo tanga. Matalino, demonyo. Mas matalino sa inyo yan. Nandun na sa matadero, di pa wali sa baboy. Niluloko nyo yung demonyo. So, ang mga bagay na ito natin pinag-usapan, tunay ba kayo ay Kristiyano? Dahil sabi ng mga balita, Philippines is the most Christian country in the world. Wow, ang ganda balita. Christian country.
Sabi naman po ng iba, Kristiyano raw sila kasi binautisman daw sila sa tubig. Yan ba, bautismo ni Jesus? Bautismo ni Juan lang yun, mga ingot, mga inutil. At sila raw mga hinirang na ng mabautismo ng tubig. Bakit ang pagbautismo ng iglesia ay ilulunod yung tao? Pagkatapos tatanungin mo yung inilunod mo, nakita mo ba ang Diyos? Opo. Paano hindi sabihin upo, kaya na hindi na. Eh, takot malunod eh. Ilulunod ulit. Dahil abang hindi na sabihin na nakita mo ang Diyos, eh, hindi mo tantanan na ilunod. Yan ba? Matuwid na ginagawa ninyo. Kaya na sino? Magsinungaling na. Kaysa ilublub mo na ilublub sa tubig. At ikaw mismo magtanong sa kanya, nakita mo ba ang Diyos? Lato na yung ginagawa yan. Hindi ba ninyo alam? No, yung nagbibinyag, siyang makakita sa Espiritu na bababa, kamukha ni Juan Bautista, nung binuhusan niya si Jesus ng tubig. Sino nakakita sa Diyos na bababa? Si Juan Bautista. Si Juan Bautista, hindi si Jesus. Nakita na. Kaya kayo, mga engot kayo, niluloko niyo mga tao. Para makabuladas ka lang ng tao, mabinyagan, kunyari. At hindi po yan ang tunay na bautismo. O, lahat ba nabinyagan, nagbago ba? Hindi. O, lalo ang mga binyagan ng Katoliko, nagbago ba? Hindi. Eh, binyagan kayo lahat eh. Sana matuwid na lahat ng gawa ng tao. Binyagan pala kayo lahat, Kristiyano na kayo. O, bakit anong galing nyo, hindi Kristiyano? O galing demonyo? Kung tunay na Kristiyano kayo, mababait na kayo. Dahil si Kristo, mabait, maawain, matiisin sa hirap. Matyagang nangangaral ng Ebanghelyo ng mapagaling na sakit at sari-saring karamdaman sa mga tao. Yan ang mabait na tao. Bininyagan ni Juan. Eh kayo, bininyagan kayon iiwan, kadiri. Ang hirap sa isa'in. Nakakaya. Kristiyano kuno. Ayan o, buong dingding, Kristiyano kuno. Kristiyano ba yan? Ang tunay ng Kristiyano ay nakikinig kay Kristo. Dahil fans niya si Kristo. Nakikinig ng mga salita ng Diyos. Nakikinig at ginaganap ang kanyang mga pinapakinggan, binabasa. Ito, basahin natin na. Apokalipsis 1:3. Apokalipsis kapitulo 1, talatang 3. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na masusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Okay. Ano yung panahon na malapit na? Na tinutukoy dyan, malapit na ang pagdalaw ng Diyos sa mga kasalanan. Papatayin niya lahat ng mga kasalanan at ililigtas niya ang mga nagsisisi at nagpapakumbabang loob. Ayon po sa hula, nung nakaraang bagong taon, magsimula ng August hanggang December ang pagbaba ng Ama. Alright. Itong taon na ito, malapit na naman, bababa ang Diyos. At papatay na naman. Alam niyo, pag bumaba din sa lupa, marami siyang taong papatayin. Dahil yan ang nakalagay sa kanyang batas. Magsisi na po tayo at magbago. Sa 10 utos. Doon sa Exodo 20. At aking dadalawin, sabi niya, ang kalapastanganan ng mga libu-libong napupuot sa akin. Sino po ba yung mga napupuot sa Diyos? Yung ayaw tumaliwa sa kanyang ebanghelyo. Yun, yung mga hindi tumalima sa ebanghelyo at hindi nakikinig ng ebanghelyo ni Kristo. Ngayon, at aking pagpapalain ang mga libu-libong umiibig sa akin. O ngayon, tunay ba na ipinarinig ang Diyos ang salitang kung tunay nyo siyang iniibig? Nandun sa 1:14-15. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kasi pag hindi nyo tinupad yung utos ng Diyos, maliwanag,
na hindi nyo inibig ang Diyos. Mga ingot, tapos sabi nyo, may Diyos ako. Sa 21 na po. Sige. Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. Sandali! Sige, tuloy mo tayo. Ako magana. Kunin mo yung bag ko, yung mga letter doon. Alright, ngayon, kung tunay na inyong iniibig ng Diyos, ito pa rin ngayon, utos. Tumutupad ba kayo ng utos? Meron pa. Yung may parang apoy. Sila mas bulat. Ang sambar ito. Ayan. So, kung di nyo matupad ang utos ng Diyos, huwag na kayong magpapanggap na iniibig nyo ng Diyos. Tandaan nyo ah, dahil lumilitaw kayo yung mga sinungaling. Kaya ang mga sinungaling, ay pupunta sa Elpian doon, tandaan nyo, lahat ng sinungaling nandyan sa impyerno pupunta. Nandyan sa Apokalipsi 21:8. Nabasa na yan, ilang beses na ha. Lahat ng sinungaling ay sa dagat-dagatang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So, mag-unos-dili kayo ha. Maglubay-lubay na kayo sa inyong mga kasinungalingan. Dahil ang nagsasabing kilala niya ang Diyos at hindi tumatapad ng utos, sinungaling yan. 1:4. At sa 5 ninyo babasahin. Ang sino man tumupad ng kanyang utos ay naging sakdal ang pag-ibig niya sa Diyos. So, mula ngayon, pagbutin niyong bumasa sa Biblia at kayo naman na pastor na nangaral, ipangaral niyo matuwid ha. Huwag kayong mangbobola, magsisinungaling para kumita lang kayo ng pera. Ginagawa niyo negosyo. Ang pangalan ni Kristo, negosyante pala kayo. So, matakot kayo sa Diyos ha. Dahil kung di kayo matakot sa Diyos. Ayan, naghintay na. Sinasabi ko sa inyo, magpapasabi na naman daw na sakit. Mas matindi ba dyan sa COVID? Mahawa kayo sarili nyo. Dahil noong 1990s, sinabi niya sa akin, magpapasapit ako ng sakit na hindi mapapagaling ng mga dalubhasa. Matagal parang pa noon, 1990s yun eh. O, 2000 pa dumating yung COVID. 10 taon dumating ng COVID. Napagaling ba ang mga doktor? Tama yung sinabi ng Diyos sa akin na hindi ba papagaling na mga doktor yan? Eh kayo kasi, mahilig kayo sa doktor. Doktor, kaya tuloy, langamatay kayo. Eh paano kasi, niloko naman kayo ng gobyerno, lockdown, lockdown, pag hindi ka magpagbakuna, eh, hindi ka makalalabas kung ano-ano kasi batas naman na ginagawa ng gobyerno na yan. Puro katarantaduhan. Lukuin mo ang tao para pilitin mo ang magpagbukuna. Ang tao ay may kalayaan na tumanggi. Kung ayaw niya, ba't pipilitin niyo na magpagbukuna samantalang ayaw na nila? Di tama yung sinasabi nila. Tama yung sinasabi ni Ray. Medicine, martial law. Ibig sabihin, ayaw nyo martial law. Pagkatapos ngayon, mag-martial law kayo, mga ingot. Bakit dinaiwan nyo yung martial law ni Marcos? Dahil hindi kayo malayang gumawa ng anumang bagay na masama. Eh ngayon, mag-martial law kayo. Samantalang inayawan nyo yung martial law, tapos yun, magmamartial law kayo. Medical martial law. Ah, pagbutin nyo, binabago lang nyo salita.
Pero siya rin ang pupuntaan ng salita. So, kaya ngayon, mag-isip-isip kayo, ha. Magbago na kayo, sabi ng Diyos. Dahil kung di kayo magbago sa akin, parurusahan ko kayo na makapitong pa dahil sa inyong mga kasalanan. Ano kasalanan nyo kasi? Yung paluloko ng tao, kasalanan ba? Yung pagliligaw ng mga tao sa sarili, yun. Kasalanan ba? Meron pa? Ito pa rin, isa pa! So, kung dadagdagan nyo, dadagdagan ng kasalanan nyo, magagalit ang Diyos. Matagal ko na sinasabi sa inyo, Malakias 4:1, lahat ng mga makasalanan ay papatayin. Sa dos naman, kayong mga natatakot sa aking pangalan ay sisikatan pa kayo na maraming araw. So, sino sa inyo ang takot? Yung mga hindi tinamaan ng COVID. Yan ang mga takot sa Diyos. At sa, siguradong linilukuban sila ng Diyos dahil sila ay hindi namatay. O ngayon, may susunod na naman. Sino kaya makaligtas dito? Suspense. Hindi natin alam. Yung nakaraang bumaba ang ama, milyon-milyon namatay. Ngayon, bababa na naman ulit. Buong mundo. Gaano kaya karami naman na babawasin? Baka kalahati na ng tao sa buong mundo, yun ang nakahulay. Hinula ng Panginoon na kalahati lang matira. At doon pa lang siya maghahari. Siguro yung matira na yun, yun mga pinagpala na sinasabi ng Biblia. Yung mga tumatawag sa Diyos. Mga yung mga nakagawa naman ng mabuti. At hindi sagad ang kasamaan. Slight lang ang kanilang kasalanan. Marahil, sila ang nilukuban ng pakpak ng Diyos. Kaya tama po yung nasa hula. So, ito naman doktor, porque gumaling sa ospital, napagaling daw nila. Hindi nyo alam na ang Panginoon mismo nagsabi na dinadalaw niya ang mga taong tumatawag sa kanyang pangalan. Kaya na sino man sila, kaya na sa ospital, pinagagaling niya sila. Dahil ang hula, wala kayong mapapagaling dyan sa mga sakit na yan na ibigay ng doktor, Diyos sa tao. Kaya na sino sa inyong mga dalubhasa? Hindi kayo makapagaling yan. Tandaan nyo. Bakit lumagaling sila? Lihim na dinadalaw ng Diyos mga yan. Maaring tumatawag po sila sa Panginoon. Hindi. Nalangin. Hindi. Masamang, hindi masasamaan mga tao yan. Nakagagawa lang ng kamalian. At hindi naman sagad ang kasalanan. Alright. So, yan ang matitira. Tandaan nyo ah. Kawawa naman ang mamamatay. Wala ba kayong habag dyan? Pabakuna kayo ng pabakuna? Pinipili nyo ang taong babakuna samantalang ang dami na nababalitaan na nangamatay na pinsala sa bakuna. Pipilitin nyo pang magpabakuna? Ano kayo? Binabaliwala nyo ang mga daing ng mga napipinsala. Hindi nyo pinapansin? Eh, baka rin po malugi sila pag hindi napabakuna yung mga tao. Pero kaunti lang, drama-drama na tao. Inireport nyo kay Dulpo. Sino? Dulpo? Kaunti lang diferensya, pinag-usapan ng tao. I-report nyo kay Dulpo. Eh, ito, grabe. Kamatayan ng mga tao. Sira na tuktok, sira na katawan. Wala pa kayong pansin. Ano ba kayong klaseng tao? Inutil? Kung hindi po nila nakikita yan, nakikita yan ng Diyos. Pinabaliwala nyo yung mga balita. Ay yung ilang hala, tinatago nyo sa paningin ng mga tao para mapapatuloy nyo yung modus operandi nyo at pagkakapirahan. Alright. Matakot kayo sa kasilungalingan ninyo, ha? Binabalaan ko kayo. Naawa ko sa inyo eh. Ako yung sumisigaw doon sa apat na anghel na buhapatay.
na huwag ituloy ang pagpatay na yan. Hanggat hindi natatakan. Hanggang hindi ko matatakan ang inyong mga noo. Para magbalik loob sa Diyos. Ako yun, anghel na yun na umaksyat sa sisikatan ng araw. Pero alam nangyari dyan sa mga baksin na yan o COVID na yan. Kaya na yung Yolanda na yan. Anong sabi na Diyos sa akin? Huwag mo akong pipigilan ngayon. Sasampulan ko lang ang bayan mong Pilipinas. Sample pala yun, Yolanda, tsaka yung audit. Sample lang. Eh, paano kaya kung ilang paso niya yung malaking building nyo sa Maynila dyan? Yung mga condominium na yan. Nakahulayan, tanda nyo ha. Maawa kayo sa bataw. Walang bato. Sa ibabaw na isang bato na hindi babagsak. Nasa Matthew 25, 24. O, ganda na. Nakahulayan. Nakawawa naman. Ipinakita doon sa television year 2000 na diluvyo, hindi naganap. Pero baka ngayon ay magaganap. Huwag na huwag mangyari. Ayaw ko yan mangyari. Kawawa kayo mga tao. Mga inutil kayo. Wala kayong takot sa Diyos. Wala kayong lubay ng paggawa ng masama sa inyong mga kapwa. Wala kayong awa sa inyong mga kapwa. 24-2 pala. Alright. Ngayon, ito mga sinasabi ko sa inyo, babala na ito ha, bilang pagmamahal ko sa inyo dahil ayaw ko kayong mamatay. Matagal ko na kayong ipinagtatanggol sa harapan ng hukuman ng langit. Matagal na po namin kayong inililigtas sa mga dilubyo. Matagal ko na kayong inililigtas. Pero ngayon, ayaw ng Diyos paawat. Bakit? Eh, talamak na talaga ang ginagawa niyo. Ayaw na po nilang mamagitan kami. Talamak na. Talamak ang ginagawa niyo kasamaan. Tao. Matigas na talaga ulo niyo. Makapal na talaga mukha niyo. Wala kayong takot sa Diyos. Hindi niyo alam lahat yan na nakikita niyo sa mundo may babaw. Bigay ng Diyos yan sa mga tao para paginabangan. Para sa lahat yan. Pagsalusaluan yan. Anong ginagawa niyo? Ginigipit niyo mga tao. At ginagamit niyo kayawanan para bilhin niyo lahat. Ang lupain. Para tapos pagbilhin niyo na mahal sa mga tao. Kawawa naman yung mahirap. Wala na matirahan habang panahon nag-uupa at kung bumili ng bahay habang panahon nagbabayad at kung magkasakit pa, paano makapagbayad? Walang pambayad. Iilitin na naman ninyo lahat na may binayad niya. Quit! Yan ang ugali niyo. Nangyari po sa amin yan. So, alisin na yung panluloko sa mga tao ha. Ibigin nyo ang kapwa nyo, gaya ng sarili nyo. Dahil yan ang batas ng Diyos ngayon. Ibigin mo ang Diyos na buong puso mo, buong lakas mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo. Pangalawa, ibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Nagawa ba nyo yan? Hindi. Akong nagmamahal sa inyo, binabaliwala nyo, kapwa ko kayo eh. Ayaw ko kayong mamatay. Kaya sinakripisyo ka ang aking buhay. Maligtas lang kayo. Wala rin nakinig. Ano kayo klaseng tao talaga? Talamak. Wala kayong kahiyan sa Diyos. Kaya ito sabi ng Diyos. O bansang walang kahiyan, hanapin nyo ang Diyos bago dumating sa Panyas 2:1. Bansang walang kahiyan. Ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ng Panginoon. Kayo'y magpipisan, oo magpipisan, o bansang walang kahiyan. Bago ang pasya'y lumabas, bago dumang parang dayami ang karawan, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon, bago dumating sa inyo ang karawan ng galit ng Panginoon, hanapin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na maamo sa lupa, na nagsisigawa ng ayon sa kanyang kahatulan, hanapin niyo katuwiran,
hanapin ninyo kaamuan, kay pala ay malilingid kayo sa karawan ng galit ng Panginoon. See? Ang ganda yung kondisyon. Hindi pa nyo samantalain. Bago kayo mamatay. Samantalain niyo na hanapin nyo ang Diyos. Dahil nandito na sa Pilipinas. Eh kung sasabihin ko sa inyo, nasa akin siya, hindi rin kayo maniwala. Kagaya ng panahon ni Jesus, sinabi niya, ang Diyos ay nasa kanya, walang maniwala. Ngayon, ganun eh gayon pa kaya ako, hindi naman ako si Jesus. Mabuti pa si Jesus, kinikilala niyo, na Panginoon niyo. Ako, hindi pa eh. Eh kinilala po kasi siya nung namatay na. Hindi pa naman yung kinikilala na ako'y subo eh. Paano kayo maniwala? Pag sinabi ko na ang Diyos na nasa akin. Pag nawala na. Pag napatay niyo ako, saan pa kayo maniwala? Ganon din nangyari kay Jesus. Yayanig ang lupa. Noong namatay si Jesus, ano sabi ni Pilato? Napatay natin ang anak ng Diyos. Doon pa lang siya nagsalita. Samantala nung nililitis niya si Jesus, ikaw ba ang anak ng Diyos? Sinabi mo, sabi ni Jesus, pa, pilosopo ito. So, pilosopo ay magsabi. Sinabi mo, ulitin pa. Ikaw ba ang anak ng Diyos? Sinabi mo. Kailangan pa bang ulitin? Pag sinabi mo siya ang anak ng Diyos? O ngayon, sino sa atin ang anak ng Diyos? Ngayon sa ating panaw. Kayo ba o ako? O yan, tapatan ha. Kung kayo ang anak ng Diyos, aba, makinig ako kung paano kayo magligtas ng tao. Pakinggan ko kayo kung paano yung reforma ang isip ng tao. Dahil ito ang sabi ng Diyos sa bibig ni Aring Solomon. Kawikan 1:22. Kawikan Kapitulo 1, Talatang 22. Hanggang kailan kayong mga musmos magsisiibig sa inyong kamusmusan at ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya at ang mga mangmang ay magtatanim sa kaalaman. Alam niyo magtatanim? Ayan yung alungkatin ang makaalam o mag-aral para makaalam. Itinatanim ninyo, ibig sabihin, binabaw niyo sa lupa ang karunungan ng Diyos. Pagkatalawa. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuo ang aking espiritu sa inyo sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. O see, magsibalik kayo sa aking saway. Asan yung saway ng Diyos? 10 utos. Yung 10 utos. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsasaksi na hindi ko totoohan laban sa iyo kapwa. Ang daming bawal. Huwag mong angkinin ang pag-aari ng iyong kapwa kahit naasawa ng iyong kapwa. Lahat ng pag-aari ng iyong kapwa ay gusto nyo sa inyo lahat. Sa akin lahat yan. Para kayong mga buwaya, monkey, nakakyat kayo sa puno ng saging, gusto nyo. Suloyin nyo ang saging. Pinabayaan nyo si Pagong. Yun po ang nangyayari sa ating gobyerno at sa mga mamamayan. So, maglubay-lubay na kayo, ha? May utak daw kayo, sabi ng Panginoon. Kompleto ang binigay sa inyo. Utak, puso, isip, at damdamin. Sa inyo ginagamit ang utak nyo? Pinagamit nyo kay Satanas? Ginagamit nyo yung katawan na kasangkapan ni Satanas? O basahin ninyo doon sa Roma 6. Roma Kapitulo 6, Talatang 13. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong masangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay
at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katuwiran ng Diyos. O yan, ang bunyong katawan, pagkatao. Huwag niyong ipagagamit kay Satanas. Ipagamit niyo sa Diyos ang katawan ninyo para gamitin niya sa paghayag sa kanyang katuwiran. Kagaya ang ginagawa ko, ipinagagamit ko sa Diyos ang aking katawan para ihayag niya ang kanyang katuwiran. Kaya pa, kung ako'y nakatol sa inyo, karapatan ko lang yun. Dahil binigyan niya ako ng karapatang humatol. Dahil kayo matitigas nga ang ulo niyo. Sige, sa Roma 6.1. Roma 6.1. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Oh, see? Tigil ba ninyo yung pagnanakaw para sumagana ang buhay ng Pilipino? Eh, sila lang ang yayaman. Kayo lang gusto niyo yaman? Ba, mag-isip-isip kayo. Gamitin naman yung utak ninyo. Awawa naman ang bayan ko. Sige, tuloy mo pa, Mosa. Huwag nawang mangyari tayong mga patay na sa pagkakasala. Paano nga tayong mabubuhay pa riyan? O, see? Hindi nyo alam na patay na kayo. Ang nabubuhay sa kalayawan, sabi ni Pablo, bagamat buhay, buhay ay patay. Paano kayo mabubuhay ngayon? Nakabubuhay kayo sa laban na yan ang pinagagamit nyo. Kay Satanas, ang katawang nyong laman na materyoso, pag-isip, hindi spiritual na pag-isip, hindi na bago ang espiritu ninyong pag-isip, wala kayo natutuwa kay Kristo. Ano sabi ni Pablo? Doon sa 4:20 ng Epeso. Epeso, Kapitulo 4, talatang 20. Ngunit kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Oh, sige, nakipag-alam ba kayo kay Kristo? Binasa ba ninyo yung mga aklat ni Kristo? Yung bagong tipan ni Kristo? Natuto ba kayo ng disiplina kay Kristo? O natuto kayo ng panunulisan na itinuturo ni Satanas? Tuloy. Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan at kayo tinuruan sa kanya, gaya ng katotohanan na kay Jesus, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Kasi, ano klase pandaraya? Yan, gobyerno, pandaraya yan. Yung mga vaccine, pandaraya yan. Lahat ng sasabihin ng doktor, pandaraya yan. Lahat ng hatol niya sa mga pasyente, pandaraya yan. Tandaan niyo ah, marami na kami subok sa mga galing sa ospital na puro pandaraya ang sinasabi niyo sa mga pasyente. Kawawa yung mga tao. Pinipiral lang niyo sila. Mamamatay na, magbabayad pa. Kawawa naman ang tao, wala kayong awa. Kaya kailangan naman nyo na pong magbago. So, ang pagbabago, kailangan na. Sige, tuloy mo mabasa. At kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Sige, kita nyo na. Nagbago na ba ang espiritu ninyong pag-iisip? Hindi, ganun pa rin. Mababait na ba kayo? Ganun o walang pa hiya pa rin kayo? Walang hiya pa rin. Walang hiya kayo sa Diyos. Walang hiya nyo ang Diyos. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. O, see? May kabanalan ba kayo kung bagay ng sinungaling? Wala. Pag niluloko niyo mga tao, may kabanalan ba kayo? O kandimonyohan? Nagpapalala lang ako sa inyo, kung tunay na kayo, Kristiyano, makikita sa inyong mga gawa. Ano yung mga balibalita sa dyaryo? Yan ba yung mga fake news? Ba't nagbalita pa kayo kung fake news? Huwag kayo magbabalita kung fake news. Ngayon, kung totoo news yan, ba, mag-isip-isip kayo. Kaya ito pong sabi niya ulit. Sige. Kaya nga pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan
sa kanyang kapwa. Oh, lalong-lalo na kayo mga ministro, pare. Kayo mga nagtuturo ng kabanalan. Huwag kayong magsisinungaling, ha? Katotohanan lamang ang inyong sasabihin. Dahil nakikita ng Diyos yan, walang may lilihim. Mabigat po ang mga hatol. Kaya tuloy, Diyos, galit na galit sa inyo, eh. Dahil pinagpapatuloy nyo ang kasinungalingan. Sarapan ng mga tao. Ano sabi ng Diyos? Ano mang ginawa mo dyan? Sa kalitlitan na yan na sumasampalataya sa akin, ay hindi nyo sa kanila ginawa, kundi sa akin. Bakit? Ay, anak ng Diyos din yan, eh. Nangaligaw lang. Huwag nyong lulukuin at huwag nyong bubula-bulahin para pagkakapirahan. Gagamitin nyo para pagkakapirahan. Isangla nyo sa mga politiko. Kadiri, mga ginagawa nyo. Wala kayo takot. So, ayan, marami ako sasabihin sa inyo. Pero baka hindi kayo matyaga makinig. Pag marami, iksiksihan ko lang. Pero kailangan puro bomba ang gagamitin sa kayo, ha? Pampasabog. Para sumabog ang inyong mga masasamang gawa. Nandito na lamang po. At bago po tayo matapos, ito po ang aking mensahe sa inyo lahat. Ang lahat ng kapahitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alisnawa sa inyo. Pati ng lahat ng masasamang akala at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin na magpatawaran kayo sa isa't isa gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo Jesus. Kapayapaanawa sa mga kapatid at pag-ibig na may pananampalataya mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo, ang biyaya naway sumalahat ng mga nagsisibig sa ating Panginoong Hesukristo ng pag-ibig na walang pagkasira. Siya nawa. Ito po ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, Rani Santos Baltasar. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nakinig, sa lahat po ng mga nanood. Magandang araw po sa inyong lahat.